Canelo, and second time Martin Andanar. So if you just want to have fun and enjoy music, you can also watch. There's no entrance. Now, if you want to sing, call Joy at 0917-543-8438 and tell her you want to sing at Bravo Executive Lounge. Join us. It's a lot of fun. And we have a fantastic Bravo Jazz Trio to accompany you when you sing. Bravo Executive Lounge will now be aired earlier from 9 p.m. to 10 p.m. Walking my baby back home. Improve your health and wellness with this tip from Dr. Rico Abelia, a specialist in integrative medicine. Here's a health tip on DZRJ 810 AM. Hi, Dr. Rico here. Are you familiar with what we call blood pH? In simple terms, this refers to the alkalinity or acidity of our blood, or a reflection of the concentration of acid in our bloodstream. Ang healthy pH ng ating dugo ay nasa 7.4. When your pH is in this range, all your organs and systems work efficiently. This means there's balance. Napaka-importante nito, lalo na sa mga diabetic. Kasi kung diabetic kayo, acidic ang dugo nyo. Once your blood pH drops, it means you are accumulating acids in your bloodstream. And I don't mean gastric acid. This is blood acid we're talking about. Acids in your bloodstream cause inflammation. Your organs, especially your heart and pancreas, cannot function at full power. You start to feel pain in your muscles and joints because your body takes calcium from your bones and dumps it in your bloodstream in an attempt to neutralize the acid. An acidic environment invites all kinds of diseases, including tumors and cancer. The only time that we are supposed to be acidic is upon death. Our bodies become acidic so we can decompose as nature intended. Your entire state of health depends on you having and maintaining a healthy blood pH level. It is your kidney's job to regulate your acid-base balance, so you better take care of them. They are not as resilient as your liver. Remember, too much acid and you literally decompose. So how do we prevent acid buildup in our bodies? Stay tuned. We'll talk about that next time. Until then, stay safe, everyone. For questions and comments, email me at www.dr.ricoabelia@gmail.com. Dr. Rico Abelia, a specialist in integrative medicine with a health and wellness tip. A public service reminder on DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Radio Bandido, 810 AM. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, on Radio Vision Channel 224 on Sky Cable Manila, on TV Plus Boxes, and live on radio on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming on www.facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 AM. Hatid namin ang samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang mga usapin at tanong tungkol sa batas. Punong-puno ng eksklusibo at may init na impormasyon. Ito ang Buhay at Batas. Kasama si Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas, samahan silang sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa batas, nagbibigay suhestyon at kaakibat sa bawat mukha ng buhay. Buhay at Batas. Tuwing Martes ng hapon, dito lamang sa DZRJ, 8:10 AM. Ang Radyo Bandido! Magandang hapon po at magandang tanghali, Pilipinas. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Wow, kinonfuse natin yung mga listeners. No? Ito pang ending namin, hindi namin pang simula. Pero para sa mga ka-tune in, ito po Ang Buhay at Batas, ang programa nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Bago po tayo magtungo sa main program, nais nating pasalamatan ng ating sponsor. This show is partly brought to you by Master Shomai,
Wag basta siomay, magmaster siomay tumulad kay Coco Martin. Kung gusto pong mag-franchise, tumawag po sa 709-5288 or 709-0901. Okay? At mamaya ko, excited na rin po ko sa mga nanonood ngayon. Nakikita nyo, may kasama tayo. Mamaya po natin i-discuss yan dahil talagang mainit ang topic na yun, no, Atty. Carlo? Mainit na mainit ang topic natin. Nagbabaga, Atty. Nikki. Pero bago po yun, sa mga bago nag-tune in, maaari nyo kaming mapanood sa channel 224 sa Sky Cable sa lahat po ng mga TV Plus boxes and digital television. Kung nasa kalsada po, pwede po kaming mapakinggan sa DZRJ 810 AM. Or yung mga nasa opisina, nagla-lunch break, pwede pong mag-log on sa Facebook at puntahan ng Facebook page ng Ang Buhay at Batas or DZRJ 810 AM. Live streaming po, di ba? Yes. Tayo ay mapapanood nyo ngayon na live. At bago yan, magpaalala naman tayo, Atty. Carlo, kasi may parating na naundas. No? So, kamusta naman dyan ang mga naka-leave? Ang daming naka-leave sa opisina namin. Alam mo, ang galing na talaga. Skill na yung mag-leave kasi alam na natin kung kailan yung bakasyon. Mm-hmm. So, depende na lang kung ilan na natitira natin na leaves at kung kailan at paano tayo magpapaalam sa ating mga boss. Ang hirap, may salbahe, nag-absent. Nako, ito lang ho, ah. November 1 and November 2 are special non-working holidays. So ano pong ibig sabihin? Magkaiba po ang special non-working holiday sa regular holiday. Yes. Kasi ang special non-working holiday po, pag hindi kayo pumasok sa trabaho, no work, no pay. Okay, so wag ho kayo magtataka sa payslip nyo, let's say hindi kayo pumasok no November 1 and November 2, wala kayong sweldo sa araw na yon. Mm-hmm. Pero kung kayo naman ay pumasok sa November 1 and November 2, may premium na pay. 30% sa daily rate nyo sa araw na yon. Okay? So, pag pumasok, sayang naman, di ba? Sayang ang sweldo, sayang ang premium, paalala yan. Kasi, baka isipin nyo ho, regular holiday siya. Hindi po. Special non-working po ang November 1 and November 2. Kaya, no work, no pay. Iba ho ang regular holiday. November 30 po ang regular holiday. At ang regular holiday, kahit hindi ka pumasok, may bayad ka. Tama. Pero kung pumasok ka, doble ang sweldo mo sa araw na yun. Ito ni Nikki, nung nasisimula pa lang tayo, we took opportunity ng mga regular holidays na yan, di ba? Kasi alam natin, doble ang sweldo. So talaga, sarap pumasok ng double pay, di ba? Pero sa November 30 po yun, ha? Mm-hmm. Yun po ang regular holiday. Hindi yung darating na Hindi November 1. Hindi yung darating 1. Na November 1 and 2. Oo, kasi baka singilin tayo eh. Magulat sila, okay? Oh. Batiin ko lamang yung mga anak ko na nanunood. Ayan, Kalayaan, Mika, Katarungan, kasama na rin ang Auntie Feli ko. Andiyan din si Natasha at si Ladi at si Rose. Kamusta kayo dyan? Yes, kamusta? Kawai. So, bago tayo magtungo sa ating guest, nais lamang natin, kumbaga, pagbigyan na isang loyal na follower, viewer ng Ang Buhay at Batas na may tinanong. Okay. Babasahin ko, ah. Galing kay Jadiel, sabi niya, may tao sa amin na nahulihan daw ng baril, pero sabi nila, planted daw. At the time na hinuli siya, he was driving a tricycle na pagmamay-ari ng tita ko na inuupahan lang pala nung nahuling tao. Pinatutubos ngayon ng mga pulis sa tita ko yung tricycle niya ng 15,000 pesos at nakakulong na ang umuupa sa tricycle. Tama ba na ipatubos ng mga pulis yung tricycle na pagmamay-ari ng tita ko? O, Atty. Carlo? Baka naman sinanla nung... Sinanla? Kasi alam ko mga tinutubos na yung mga nakasanla. O kaya nga, i-clarify mo nga. Hindi siya pwedeng tubusin. Kasi hindi naman talaga siya... Alam mo, himali yung extortion ang tawag dyan. Extortion talaga. Ganito kasi yun. Mm. Yung isang evidence of the crime, yun lang yung pwedeng kunin. Now, halimbawa, dapat, drugs. Let's see, nauliha ka ng drugs. O kaya yung baril, yun ang pwedeng i-confiscate. Oh, oh. Pero wala namang mali sa tricycle. Tsaka, dapat as a means of committing the crime, as a means of hiding the offense. Pero kasi ito, illegal possession of firearms. Mm-hmm. So yung intent to possess,
makukuha mo na yun dun sa pagkakahanap ng baril, hindi sa pag-drive ng tricycle or even sa pag-possess ng tricycle. So, in the first place, hindi ba dapat yan kinonfiscate ng mga police yung tricycle? Actually, wala nga silang hindi nga dapat, ground, eh. Wala silang basihan para kunin yung tricycle. And more so, na manghingi ng 15,000, ano sila, sanglaan? Na nag-ano, hindi naman bail ang pinopost para sa tao yun, liberty. Nako po, alam nyo naman sa atin paminsan. So, Jodiel, mali ang ginagawa ng police. Lalo na ang tricycle na kapangalan sa tita mo, hindi siya nahuling tao. Yes. So, pwede mo sabihin mo yan sa police, sir, hindi ho naman yata, ano, wala namang proseso na kailangan magbayad ako ng 15,000. Sasabihin ng mga police, eh dito namin nahuli yun. That's beside the point. Actually, irrelevant ka yung tricycle. Eh ganito, kung ayaw bigay sa'yo yung tricycle, patawagin mo dito. Oo. Okay, patawagin mo dito, kausapin namin ng police. Mm-hmm. Explain namin sa kanya kung hindi niya alam yung batas. Okay? So, good luck sa pagkuha ng tricycle. Sana ma-resolve yung issue na yan. Na kinukulimbat ng police. Sige, batiin ko lang si Michael Angelo Chu. Sabi niya afternoon. Hi, Michael Angelo Chu. Okay. So, magsisimula na tayo, Attorney Carlo. Ang ating guest po na ko ay isang expert. Siya po ay galing sa UP. No? So, yes. Medicine. Ang matalino to. Mm-hmm. Scholar ng bayan to. At siya ay taga field health. But right now, siya ang program manager ng Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Pero may kaakibat pa, mas mahaba. Hindi mo na memorize yun. Ng Department of Health. At syempre, marami tayong naririnig na words. Transplantation, organ donation. Ako, papa-explain natin yan. Let us welcome to our show, Dr. Francis Sarmiento III. Hi, Francis. Welcome, Dr. Francis. Okay, magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Buhay at Batas. Mm-hmm. Kayo din, Attorney Nikki and Attorney Carlos. Thank salamat you. Sa inyong pag-aanyaya sa amin dito sa uy, alam mo, nagkwentuhan kami ni Doc Francis kanina. Siya pala ay Rotarian at ka-club natin dati. Oo, basta Rotarian ang puso niya nasa servisyo. Yes. Kasi ang turo sa atin ay service above self. Diba? Imagine yan. Ngayon, tayo ay magdako na kasi curious ako dyan. Ano ba ang organ donation? Sige. Kasi alam mo, ito lang ha, sorry, pang-intro ko lang. Oo. Noong mga bata tayo, tinatako tayo. Huwag kayong palaboy-laboy sa kalsada, may puting van, dudukuting ka, kukunin yung iyong kidney, at iba-ibang parte mo. Mas pagising mo, may tahi ka na lang dito. And we have heard, parang sa movies. Oo. Di ba may movies na nakipag-party siya, tapos sasama siya sa isang tao, pagising niya sa masakit ibang lugar. Ulo, parang may hangover lang. Tapos may tahi na pala, dito. May tahi na dito. Ikaw na ang kidney. So, syempre, nakakatakot naman talaga yun. Horror stories. So, of course, medyo hindi natin alam kung may katotohanan. But Dr. Francis is here to explain to us yung ano ba itong mga organ donation tsaka ang dami ring issue na kaakibat ito sa mga illegal na pagbenta. Kasi lahat na binibenta, no? Pati pala human organs, binibenta. So, let's start sa basic, Dr. Francis. Ano ba ang ano organ, organ donation? So, una muna, mag-react ako dun sa nakwento mo. Sige, nakakatakot ka ba talaga? Karamihan ito kasi urban legend. Okay. So, ngayon, naisa sa pelikula, naisa sa TV, nandun kasi yung creativity ng ating tao for theatrical impact. Okay. So, siguro meron silang mga napagugutan, pero yung mga kasong nare-report dito sa ating bansa, lahat siya nade-debunk kasi walang proof. Walang evidence. So, Dr. Francis, wala pang nare-report na white van na bigla na lang gumising yung, ano, yung bata. Victim at bata at may kinuha na ng organ sa tagiran. Kasi kung titingnan niya yung mga posting sa internet, sa internet, yung posting sa internet. Mm-hmm. Ano siya? Tag dito, recycled lahat yun. Ah. Kung baka hinugot. Magaling, alam mo, social media, pag may mga social engineering dyan, magaling mag-storytelling. So, well, as far as yung mga kasong ganyan, wala tayong actual documented case. Yes. So, yung may mga report na meron daw sa isang locality na nawawalang bata, na ano yan? Nakinuha ng puting van. Nakinuha ng puting van. Na plate, na may license plate pang pinapalit. Oo, oo. Walang document. Puti ay, talaga, ako no? So good news sa mga magulang kasi sometimes we get so paranoid eh. Diba? Ngayon, we hear about so many things, different crimes, mga karumal-dumal na pangyayari. So urban legend lang pala yan. Ibig sabihin, all the while, kasi
I'm so happy to learn that kasi bata pa ako, naniniwala na ako dyan. Natatakot ako. Pero wala pa lang documented. So siguro baka kwento lang para matakot ang mga bata. Oh, hindi yung ilalagay ka sa sako. Ayun. Masyado kang ginabi. So mga panakot. Pero as we grow, as we grow older and mature about our surroundings, alam natin na merong mga posibilidad, pero ang pinag-usapan dito yung likelihood to happen. Siguro yung mga kwento na to para pag-ingatin lang. Yes. Pero other than that, huwag matakot. Huwag matakot, pero let's put it on a more positive. Yes. Okay, and going and moving to a positive note, ano ba tong organ donation? So organ donation, ito ay isang, this is a what they call a life-saving act by a person, by a human being, to altruistically or voluntarily share or give his or her organs or tissues, especially upon death, to another person who is in need of a transplantation. Mm. So, yan yung mga healthy organs na hindi dapat masayang pagdating sa kamatayan, dahil ililibing lang yan o ikikremate lang. Ang daming naghihintay na nangangailangan. So, yan yung pinaka simpleng description of organ donation. So ito ay isang act of sharing. It is an act of giving a part of yourself to another person. Oh, kasi unlike blood donation, ang blood regenerates eh. Yes. Okay. Pero organ donation, ang alam ko lang na nagre-regenerate, liver lang, di ba? Yes, tama ka. Pero apart from that, everything is a gift of life. Yes, it is a gift of life. That's exactly the tagline. Alam mo, kaya nga sabi ko, matunog sa akin yung sinabi mo, altruistic eh. Kasi talagang parang ultimate kindness yun. Yes. Yung magbigay ka na sa sarili mo, parte ng sarili mo, para mabuhay ang ibang tao. Kasi sanay tayo, sarili natin, di ba? Una nating iniisip. But for you to give up that part of yourself, no, para mabuhay ang iba, is really ultimate kindness. Yan ang hindi na-realize ng tao. Mm-hmm. Nalikas sa atin yung sharing. Okay? So, yun nga lang, kailangan lang natin mabigyan ng kaalaman, saka ng kamalayan yung ating mga kapwa Pilipino, universally, globally, malaman nila kung ano yung benefits ng organ. Alam mo, meron akong mga kaibigan na nangangailangan sila ng kidney. I mean, nagpapadialysis sila. Mm-hmm. At alam ko na yung pinagdadaanan nila, hindi madali. Alam ko, nag-aantay lang sila ng isang good Samaritan na pwedeng tumulong sa kanila. Yes, so, and before we proceed to yung mas intricate, ano ba ang pwedeng i-donate? Kasi iniisip ko, alin ang usual at pwede? Okay. Human organ. Sa organ donation, dalawang main types. Isang living, tsaka yung deceased, or yung tinatawag natin brain dead person na nagdo-donate ng kanyang bahagi ng katawan. Okay. So, yung buhay, yung living. Yes. Yung kung pwede ka magbigay, pero buhay ka pa rin. Mabuhay ka. And with your consent, siguro. With your consent. Kahit yung mapapag-usapan din natin, yung consent din pagdating sa deceased organ donation. Okay, sige. So, ano ba yung mga pwedeng, dun muna sa living. Living, okay. Ngayon. Ano ba yung pwedeng ma-donate ng isang living donor? Mm-hmm. So, dalawang klase yan, isang related tsaka non-related. Mm-hmm. Ating batas, ina-allow niya ang related up to the 4th civil degree of consanguinity. Mm-hmm. Hanggang parang second cousin. For second cousin yan. Then, beyond that, yan na yung mga non-related. Mm-hmm. Okay. So, mga ang pwedeng ibigay ng isang buhay na kanyang bahagi ng katawan, isang kidney. Ah, kasi isang kidney. Kasi, di ba dalawang kidneys natin? So, mabubuhay ka ng isang kidney. Yeah, sabi nga nila, God created 2 kidneys, 1 is meant to be shared. Ganun. Pero pag iso na ng kidney ko, hindi ka na ako pwedeng kumain ng maalat, saka uminom, or sa asama. Alam ko, lalakas yung isa, the body will actually, keep. Actually, yes, the remaining kidney will compensate and take over the function of the other kidney in a certain degree. Tsaka bago ka maging donor kasi, sinisiguradong you're physically fit. Pero ibig sabihin nga, you can live normally, yes, na isa lang kidney mo. Yes, you can so, pwede kang mag-share ng isa mong kidney. Tsaka maganda dyan, tataas yung awareness mo tsaka yung consciousness mo na to live a healthy lifestyle. Kasi I'm supposing may restrictions na talaga. Oh, hindi naman restrictions. Pag-iingat. It's more of lifestyle modification, diet modification. Mm-hmm. Yun nga, yung mas magiging conscious ka na healthy lifestyle ako.
Hindi porket dahil isa na lang yon. Pero kahit dalawa yan, dapat ay, yun pala ng pinag-insin. Oh, tama. So yan na, narinig nyo po. Oh. Pwede kayong mag-share ng isa nyong kidney. Mm. Ano pa ang pwede? Pwede rin ang mga tissues. Kasi hindi lang naman organ eh. Pati tissues. So, balat. Balat. Pwede. Skin. Wala yun eh. Parang tatanggalin to. Ganon eh. Meron yan proseso eh. Yung okay. Kung saan, usually sa mga tagong bahagi ng katawan kinukuha yun. Okay. Balat. Kasi may, balat. Bakit may ibang tao na parang burn victims pa yung bayon? Kailangan nila yun. Sa mga skin grafting. Okay. Kailangan ng balat. Yun ang mga pangkaraniwan pag living, usually is kidney. No? Then pag sa disease, halos lahat ng parte ng katawan. So, when you mention disease, no, so define lang natin, hindi ito yung talagang parang ano talagang patay na sa morgue na. Hindi ito bangkay. So, I think merong definition, di ba nga? Kung ano yung dead, yung parang clinically dead. Yes. So, ang ating batas, yung Organ Donation Act of 1991, so Republic Act Number 7170 as amended by RA 7885, dinefine doon, tsaka nirecognize ng batas na as a form of death is brain dead. Brain dead. So, parang na-coma ka, let's say, tama ba yun? Yung medyo coma. Magkaiba yun. Iba pa yun. Okay. Yun. Yung brain dead, kasi dalawa yon, isang cardiorespiratory death, yun yung pagtigil ng tibok ng puso, tsaka ng paghinga, patay ka na. Mm-hmm. Yung yes. pagtigil ng function ng brain mo, which is the center control system ng katawan, patay ka na rin. Kung may flatline sa heartbeat, may flatline din sa brain function. Sa brain function. Okay. So, dalawang ways of dying yan. Either by death ng, by tinatawag na neurologic criteria, yung sa brain, tsaka cardiorespiratory. So, ngayon, pagpatay ka na, meron kasing tinatawag na donor management. So, kailangan lang ituloy yung pagdaloy ng dugo dun sa mga parte ng katawan. Ayun na importante. Kailangan importante, pero patay na. Kahit patay na. Basta, ang nagpapadaloy lang ng dugo, tsaka ang nagpapatibok lang ng puso dun sa katawan ng isang donor, artificial machine. Ah, may machine. Machine yun. Machine. So, lilinawin natin sa ating mga tagapakinig, pag naririnig mo ang life support machine, ito ay ang machine na tinuduktong doon sa buhay pa, kaya siya life support. Pero pag itong same machine na ito ay idinuktong na sa isang brain dead person na, artificial machine na lang siya. Hindi na siya pwedeng tawagin life support kasi patay na. Wala na clinically dead. Clinically and legally dead na siya. Ayun din. Based on ano yan, on accepted medical standard of practice tsaka sa batas. Okay. Tanungin ko lang kasi meron naman nangyayari na yung mga miracles na brain dead na tapos biglang buhay. I know medyo malayo. Meron ano bang ginagawa ng doktor to determine na this is a viable candidate for organ donation? Pagandang tanong yan, Attorney Carlo. Ang Philippine Neurological Association ay naglabas ng guidelines tsaka ng criteria na susundin ng ating mga healthcare professionals to declare and certify brain death. May criteria yan. Can you just enumerate a few? May alam ka na criteria? Una, yung irreversibility noong condition, pagiging wala ng function ng brain. Kasi there's a point in the living process na magiging irreversible na tsaka permanent na yung condition. Ah, so pag may damage na, tumagal na ng ganitong panahon, kahit anong gawin mo, yes. May damage yung na permanent. Naman natin hindi ba ito yung mga coma? Sorry, yun na kasi parang as a layman, yun yung parang yun ang closest na iisip ko. Iba pa yon as you iba mentioned. So, ang coma, hindi pa clinically dead yan? Hindi siya. Kasi may brain activity pa siya. Okay. Kung sa tracing, di ba sa puso, ECG. Sa utak, EEG. So, pag comatose, mayroon pang brain activity. Okay. So, i-clarify natin. Kasi I'm sure, baka meron tayong mga tagapakinig na may kamag-anak na nakakoma pa. May pag-asa pa talaga. I mean, it's not like parang yung clinically and legally. Pwede pa siya maging reversible. Reversible. Ayun. Usapan natin ang reversibility. Pag irreversible na, yun na yung point na wala ng brain activity. As in, may criteria na masasatisfy based doon sa nabanggit ko kanina. Ayan. So, you mentioned, kung patay na, halos lahat pwede i-donate. So, yung dalawang kidneys. Kidneys. O yung small intestine. Pati intestine. Yes, meron na rin tayong nagawang transplantation ng intestine dito sa Pilipinas. Puso. Okay, ayan. Baga.
Lungs. Ah, pati lungs. Yes, yung lungs. So, magkakaroon na rin tayo niyan, puso at lung transplants, hopefully by next year. Wow. Ay, wala pa tayo dito. Wala pa. Dine-develop pa natin yung protocols. Pero nagkaroon na tayo ng heart. Usually yun. Pero 1990s, tinigil lang ng isang pribadong hospital because they realized the extent of the logistics at resource. So, ngayon, meron na tayong technology, may expertise, nandiyan na rin yung availability ng logistics. So, pwede na natin. Kasi napapanood ko sa ER yung mga sasakay pa ng helicopter. Sa movies yun. Okay. Merong ano, may yellow pa dapat yung yes, ano. Yes, so, merong ano yan, meron yung prescribed packaging para hindi ma-damage yung... Yung sa lungs, para saan usually ginagamit yon pag magta-transplant ng lungs? Yung mga iba yung mga nag-UOCE, ganyan. Sorry, curious. Kailangan mo talaga personal magtanong. Question. Personal question. Personal question. May hugot ka. Oh. Okay. Hindi, ganito yon. Ang transplantation kasi... ginagawa yan dun sa mga taong may condition na tinatawag na end-stage organ failure. Pag end-stage, may ibig sabihin ito yung punto na na grabe na. Kumbaga, hindi mo na mababalik yung optimal function ng organ na yun. Okay. So, syempre, dulot yan ng mga bisyo, ng pag-inom, ayan, ng paninigarilyo. Hindi naman overnight nangyayari yan. Oh, pangmatagalan yan. Kumbaga, binubugbog mo yung katawan ng unhealthy lifestyle. Mm-hmm. So, pag dumating ka doon sa puntong yun, point of no return na yan. So, hindi kita tinatakot. Oo nga eh. Kaya sabi ko, matapato sa langit. Ang tamaan mo magalit. Pero gusto ko lang ma-realize na ang ating mga tagapakinig na hindi overnight nangyayari yung mga end stage na yan. Mm-hmm. Kumbaga, pinuhuna. Ano yan? Namuhunan ka sa vision mo. Pero sisingiling ka na. Pagdating yun na pagkatapos sa dulo no. No? So, yan. So, sa lungs, usually, ano ba yan? Yung mga lung cancer, gano'n? Lung cancer, may mga, yung mga end stage na nga, yung mga condition. So, marami kasing nagkakos ng mga end stage organ diseases sa lungs, sa kidney. Okay. And yung pwede rin i-donate mata? Mata yan. Among sa tissues, pinaka-common yung mata. Yung cornea. Ito yung parte ng mata na malinaw na layer doon sa gitna. So may ano natin, yung itim? Tama ba? Yung transparent siya. Nasa ibabaw siya. Nasa ibabaw ng itim. Itim. At ang nakakatulong siya sa mga bulag? Tama ba? Yes. Ito yung mga tinasabi nating mga blind na pwede pang ma-rectify o ma-correct ng transplantation. Wow! So, yung cornea na yan, kinukuha na yan post-mortem. Usually, nasa morgue. Alala mo yung palabas na daay. Yun yung pumasok sa ito kayong daay. Diba? Daming napapanood kasing show na to yung hiti. Mahilig kasi, magpaundas na kasi. Tsaka may liga ko sa horror. Pero yung sa cornea, hindi ba pwedeng voluntarily I will give one of my corneas? I don't think as a person would voluntarily blind him or herself while living. Nakabulag siya. Kasi pag naalis na yan, you cannot see anymore. Meron mga nagtatanong, paano ako magiging donor? May salaminho ako. Oh, paano nga? Pwede ba yun? Ang lumalabo is yung lente ng mata, hindi yung cornea. Tsaka yung muscle siguro sa loob. Kung baga yung lente na nasa loob, yun yung lumalabo na kailangan ng correction through hindi yung ano, hindi yung layer cornea na yun. Kaya pala, ako kasi nilasik ako dati, 300 plus yung grado ko. May parang tinanggal na flap, tapos yun yung nilaser, yung sa ilalim nun, tama ba? Ano kasi yun eh, parang may specifications yun. Kung ano yung, kumbaga, kung ano yung hulma nung yung shape. Nung shape pasensya na, mahina ako sa science. So, nasa eskwela ako, wala akong ginawa kundi maglaro. Batiin ko lang to si Jazra, sabi niya, good afternoon po, Attorney Nikki at Attorney Carlo, and sa mga batang dekada 90. Sabi niya, hello, Attorney Nikki and Attorney Carlo, and hello din sa inyong lahat, mga nanunood. Pasintabi po sa mga kumakain dahil ating pinagtama-tama lunch break. Pinag-usapan natin ng human organ donation, di ba? Pero ayan, so lahat. Ano ang usually pinaka-helpful na organ na in demand, ang lakas ng demand, ang daming nangangailangan? Maliban sa kidney, ito yung pinaka-common, yung kidney. Yung liver, ang dami rin nangangailangan. Yung liver, hindi ba pwedeng magbigay ng liver? Pwede ka kahit buhay, a portion of your liver, kasi nagre-regenerate ang liver usually after ilang months, balik yun sa almost... Parang butiki. Di ba yung pagpiputol mo yung tail? Ganun
ng liver. Tumutubo. Tumutubo. So, ang maraming nangangailangan ng liver, mostly mga pediatric patients, so mga bata. Bata? Hepatitis siguro. Mga biliary atresia na tinatawag. Ito yung depekto nung daanan ng pagdaloy ng apdo. Mm-hmm. Kaya tuloy nalalason yung sistema kasi barado siya. Bata pa lang o mga baby.